So hello guys, isang mapagpalang araw sa inyong lahat guys. So nagbabalik naman tayo guys. At ngayon mayroon tayong tutorial na tuturo guys. Okay, kung paano i-use itong bumiyak. Hence ang laptop sa bandang ibaba niya guys. At bumiyak na yung sa LCD part niya guys. Anyway, okay pa naman yung LCD. Yung plastic lang ang video bumiyak ko. Gawa ng tanggal na yung malagay ng screw. kaya siya natatanggal guys. Gawa ng kunigas na yung thread doon loob. So ang una natin gagawin dito guys is babaklasin natin yung back cover ng laptop na to guys. At nang sa ganun is matanggal natin yung battery. Then ayos natin yung mga lagay. Maluwagan natin yung nut ng ano doon guys, ng bolt doon sa loob. So kung nakikita nyo guys, bumiyak na nga siya. At dito nga hindi natin pwedeng ayusin na siya dito guys na ganito. Kailangan niya talagang nakatanggal sa laptop or dito sa casing ng laptop. So, kailangan talaga nakahiwalay siya guys din para madali nating maayos yung sa portion ng LCD na bumiyak or sa casing. So dito guys, kung napansin nyo, tinatanggal kong battery. So bago ang lahat guys, para safety tayo, iwas ang mga short, tatanggalin mo natin yung battery simple. Para kahit saan tayo mag-touch dyan guys, pwede na kasi kundim na yung battery niya. So dito nga guys, kung napansin nyo, is tinatanggal ko na yung mga bolt niya ng laptop ko. Alam nyo guys, tinatanggal ko yan gawa ng para matanggal natin itong system na to ng laptop guys. Para mahiwalay siya, then at the same time, madali natin matanggal itong cover ng sa baba ng LCD guys. Yan siya kasi guys, kailangan talaga nakatanggal siya sa system yung ano, para madali siyang matanggal. Kasi kung pilitin natin yan, mababasag yan siya guys. Kasi may rapat tayo pabalik. So dito guys, kung napansin nyo, mayroon siyang antena ng cable na yan. Kung napansin nyo, cable na dalawa. Antena ng wifi. Sa baba naman, doon yung fixed cable ng LCD. Kapay muna tayo guys. At yun na nga guys, at sundan nyo guys, dito nyo makikita guys ang effective na solution, mga technique para mas madaling tumigas yung gagamitin nating mga pandikit dito mamaya guys. At sundan nyo guys para makuha nyo at perfect talaga na 100% ang pagkagawa ng laptop. So dito nga guys, at yung mga ginagamit natin dito is mumurahin lang at mabibili nyo nga lang guys sa mga sari-sari store. So ganun yung mga tips na siguro sa inyo, mga technique. Hindi na kailangan ng mga mamahaling pandikit dito guys. Sa murang halaga, makakaayos na kayo ng laptop. So kung napansin nyo guys, kita nyo biyak na biyak siya guys. So yan. Pero ito guys, advice ko lang ito. Hindi ko ito ina-advise sa mga beginners o sa mga nagsisimula pa lang guys ng laptop. Ito ay para sa marunong na. Kasi pag ginawa nyo guys, do it on your risk ha, yung mga beginners dyan. Kasi sa akin to guys, is gabay lang ito. At kung ano yung mga technique na ginagawa natin, kitain nyo na yun guys. At baka umaya matira yung gamit nyo guys. Dahil sa ito is do it on your risk ha. So ito siya yung advice ko sa medyo marunong na at may idea na, lalo na sa mga IT dyan, may idea na paano baklasin laptop. Kasi hindi biro magbaklas ng laptop guys. At ang mamahal ng parts, lalo na sa LCD na to guys. Pero pansin nyo, ang hirap. Ang hirap na hirap ako mag ano yan. Ang gagawa ng may mga nakadikit na siya, may mga nakadikit na tape. So ito na dinadaan-daan natin para malagay natin ang maganda yung ano, hence ng laptop na to guys. So dito at may dalawang boot. So sinasabi ko tayo pati guys, ingat talaga sa pagkakas. At the same time, medyo magaan yung kamay natin sa pagmabigat. Pagmabigat, talagang may paglalagay ng mga LCD o ano. Kailangan. So yun guys, at sundan nyo lang ako guys. At makikita nyo mamaya guys kung ano mga ginagawa natin o ano mga technique o mga ginagamit natin dito.
So sa murang halaga guys, makaayos na kayo ng laptop. At the same time, hindi nyo kailangan siyang patuyuin kasi baka paglagay nyo pa lang guys, wala pa nga siguro siyang minuto, dikit na dikit. So yun guys, kung napansin nyo may tinatanggal ako, yan yung ano, bolt doon guys, papunta doon sa back cover ng TV na haros na siya guys. So, nalus na siya doon, natanggal sa plastic kaya tumiak na. So gagawin natin dito is tatanggalin natin siya guys. At ito nga mamaya ay gagamitan natin ng simpleng paraan na effective at talagang garantisado guys. Guys, napansin nyo, tanggal ng balit at long piraso siya guys. Yan ang ginagawa ko dyan guys. Siyempre, tinatanggal ko na yung bolt doon sa plastic. Yung plastic din natin gamitin. Kasi di-up na siya guys. At hindi rin natin siya pwedeng gamitan ng mighty man guys na diretso. Kasi matatanggal at matatanggal lang. Panoorin nyo guys kung ano magagawin natin dito guys. Bali yung tatlong bolt na yan guys, sabi nyo kasi yun din kinamitin natin na medyo. Ito yung technique na to guys is para makabit natin sa maganda, sumikit siya ng maganda at the same time pwede pa rin natin matanggal anytime. So parang original, parang pinalitan lang natin plastic, pero ngayon sa ngayon dikit na dikit siya kasi mas dinamihan na natin ito. Kaya nga ng mga unang mga video natin guys, may mga tutorial din tayo dito na itong mga sila guys, pero itong isa na to iba naman to. Mga nauna ibang biyak din yan. Guys, makikita nyo may tiba. Then tagtagan na natin guys para sigurado tayo. May nahanap tayo at dito na kita. So nakikita nyo guys, yan bulak, may tiban lang guys sa bulak. Solve na guys yung problema nyo guys, kasi yun siya, may tiban sa bulak basta pinaghalo nyo yung dalawa ng guys at magiging plastic siya. At the same time, dikit na dikit, mas madikit pa sa epoxy guys. Guys, ginagamit ko ito yung self-curing liquid, pero yun, kailangan dun mabilis ang kamay mo kasi kung makalat na siya hindi mabilis din matuyo. Ito ganun din guys, pero ito mapurmahan mo na maganda, I mean malagay mo na maganda siya guys. So yun guys, kung napansin nyo, pinanglalagay ko na yung mga ano sa butas, yung bulak. At pagkatapos yan guys, siyempre ilalagay na natin yung tiban, lagyan natin ng tiban din yung bolt. At i-screw din natin yung bolt doon para parang original na din guys. Dali ito na pagagawa, pag oras na kailangan natin siyang tanggalin, tanggalin lang natin.
kasi naka-trade lang din siya. Pero medyo may kahirapan lang ng konti pagtatao guys. Ito yung sinasabi ko parati guys, na pag tayo gumawa is mas matibay pa kaysa original. Kaya pag tayo ang tumira ng ganito guys, is pira ang balik. Guys, sundan nyo na lang guys at ako ano ang aking mga ginagawa guys. Kung first time nyo gawin to guys, mas maiging i-try nyo muna guys kung may tipan sa bulak kahit ang part nyo ipagay pero yung mga biyak yung plastic, subukan nyo guys ang dalawa na yan, talagang dikit na dikit. So yun guys, napapansin nyo at dinidiin ko siya siyempre para dumigil siya kasi pag once na bumukol niya siya guys, yung plastic cover na yun guys at papangit din siya sa paglagay, hindi siya bumukol din siya, kaya dapat perfect talaga pag balik natin ito guys, walang bukol, walang angat para mas matibay pa sa original at para walang bakas guys ng repair yung laptop na to. Alam nyo guys kaya nasisira yung ganito, siguro na rin siguro mga hindi na ganun katibay yung mga plastic ngayon. At the same time tira i-open close itong laptop kaya yung thread sa loob parang kinakalawang na din kaya tigas. Yes. Pag tumigas na yon, siyempre plastic lang yan, halos walang lakas kaya talagang babaklas at mababaklas talaga ito. So yun guys, kung abang pinapanood mo itong video ko na to guys at isa sa mga nakatulong sa iyo, don't forget, kung bago ka pala sa channel ko guys, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Comments kung mayroon kayo katanungan guys o may iba kayong katanungan about sa mga repair, pwede natin sagutan kung alam natin guys para makatulong sa inyo. So again, please share kung nakatulong itong video ko na to guys. Thank you. Sundan nyo lang guys at malapit na tayong matapos. So yun nga, binitawan ko na guys, ibig sabihin ng dikit na yun guys. So ganun kadali, ganun kabilis, dumikit itong magdiban at saka ang bulak, napaka powerful na to na ano to guys, na mga technique. So hindi na natin kailangan ng buksi guys, alas full din mo ibilad yun, hindi pa rin matigas. At talagang kahit titigas na siya, malambot pa rin kasi ganun katigas tulad nito guys. Napansin nyo guys, every time ilagay natin yung bolt, iniikot natin guys, ni-thread natin para imigit siya at talagang yung ngipin niya bumaon din. So yun guys, at yan na, binitawan guys. Ngayon, kaya natin minitawan sa tumigas na. Pero hindi, ibig sabihin guys, na ibalik nyo na. At pagpatiin nyo muna ng konti. Or pwede nyo na ibalik yung plastic. Unti-unti nyo na ibalik guys. Para habang hindi pa siya ganun katigas, malagay nyo na ng maganda. So yun, pinapansin nyo. At tinitikip na natin yung plastic na yan. Parang ano.
at dumikit po siya. So ginagawa natin yun guys is nabalik na natin itong tamang position ng wire o fix nya, kasi pabalik na natin yung cover mamaya na yung bilog guys, parang lumang bilog. Pansin nyo guys, may tawag siyang flies at niluluwagan na natin yung kabila guys, baka yan na naman ang sumunod na masira, kasi gawa natin ikas na siya, niluluwagan na natin ng konti para lumuwang siya. Pero wag naman sobra guys, kasi pag masobrahan nyo, pag angat nyo na LCD didiretso sa kabila, baka masigado pa, yung takto lang. So yun guys, kung napansin nyo guys, pinapaklasan natin, gawa ng minakalimutan tayo kung dabit guys. So anyway, hindi talaga ano to guys, hindi talaga mawala yung ganitong klaseng minsan hindi talaga kasi lahat perfect guys, kahit sa pagbaklas, pagbalik, minakalimutan. Yun guys, kung napansin nyo at binabalik ko pero nga nakalimutan tayo niyan guys. So at dito nga guys, at tapos na tayo doon sa ating inayos guys, at binabalik na lang natin ito guys. Kaya lang medyo ganun talaga guys, hindi talaga lahat perfect, minsan may nakalimutan. At minsan kailangan itama, ano. Kaya pag tayo nag-ayos guys, make sure talaga guys na nakabalik talaga lahat. So yan guys, mapansin nyo, yun, yan yung nakalimutan natin kanina guys, dapat ibalik muna yun siya. Nobody is perfect, kaya normal talaga yun guys. Kasi kung di ka magkakamali, you never learn. Yan, sinasabi yung we learn to our mistake. So itong laptop na to guys, pag may ganito kayo na-encounter guys, sliding lang yun siya guys. Slide lang yung lock nyan, slide yung magtanggal guys. Huwag nyong ligwatan guys ng mga kung ano guys, kasi masisira at masisira yung lock nyan guys.
So na try ko na rin kasi dati yun guys, at mga madali natin is yung nasira yung ano, nasira yung ano ng laptop, yung mga lock nyan. Anyway, maayos pa naman din, pero mas maigi na yung ibalik natin sa tamang forma o tamang position nya sa tamang paraan. Thank you.
at ito nga guys, at nag-open na yung laptop at gumana na rin siya. So yun guys, napansin nyo, nag-on na siya at bumalik na sa dating forma niya guys. So mas madali na natin siyang buksan at isarado. Kaya lang napansin ko rito guys, parang nasubrahan yata ng lambak guys. Kaya pag nasubrahan siya guys at natutumba sa likod. Kaya ang ginagawa na ang ginagawa natin ito guys ngayon, so yun, kaya napansin nyo, sobrang lambot. Anyway, tapos na tayo guys sa ating problema. Ang ano na lang ito, sobrang ang lambot. At ang gagawin ko nito ngayon guys is babaklasin ko muna siya, then higpitan ko lang naman yung mga tredo na ano natin kanina guys, pinaluwagan. At yun lang naman higpitan natin guys. So yun guys, at maraming salamat sa inyong panonood guys, at sana ay nakatulong itong video na to sa inyo guys. Please don't forget to subscribe and hit notification bell. Yun, mabuhay kayong lahat guys. Thank you. Thank you.